Paano niyo po nalaman na meron pong dalawang kabit? Ay, may picture po ako, sir, eh. Yan yung girlfriend number one. Yan po yung naghatid sa kanya sa airport. Girlfriend number two naman, kachat niya, inutusan niya na maghanap ng hotel kasi pag-uwi daw niya, mag-check-in sila. Yun po yung convo na nabasa ni girlfriend number one. Magkaibigan po yan silang dalawa, sir. Si girlfriend number one, nagalit ngayon kay girlfriend number two kasi nag-ahasan daw silang dalawa. Wala na po akong pakialam sa kanila, sir, kahit mag-isang dosena pa girlfriend niya, basta yung mga anak ko, sir, suportahan niya. Matilik itong si sir. Kaya nga po siguro nakalbo, sir. Okay, girlfriend number one, Marivic. Okay lang kayo, basta yung mga anak ko, huwag niyang pababayaan dahil batas ang kalaban niya, hindi ako. Kung galit siya sa akin, huwag niyang idama yung mga anak ko. Si girlfriend number two, Jocelyn, good luck. Akala mo lang, mabait siyan. Kung sakasakali po, ma'am. Ichapwera ko na ngayon. Kasi baka may girlfriend number three. Ah, girlfriend number three, good luck sa inyo. Inyo na yan, hindi ko na yan nahabulin. Mga anak ko lang, karapatan ng mga anak ko ipinaglalaban. Umayos ka, Saldi, dahil nandito ako para ipaglaban ng mga anak ko. Diba matapang ka, lagi mo akong hinahamon. Annulment, saan ang annulment mo? Baka unahan pa kita ng concubinage dyan. Hindi mo man lang binayaran ng tissue ng mga anak mo. Tapos, saan ka ngayon? Bula-bula ang bibig ng mga kabit mo? O ano, magpakita ka, lumaban ka ng harapan. Okay, tatawagan natin lahat ng mga ayon siya ng gobyerno na pwedeng tawagan. Yung agency maobliga ho yan mag-cooperate. Kung ayaw niya mag-cooperate sa inyo o sa atin, then itatap natin yung POA. Itatap natin yung DFA. Kailan kayo huling nag-usap ni Mr.? Ano po, sir, nung April 2018, nung nagkaharap-harap din kami sa barangay kasi pinabawsi ko po siya, sir, eh. Kasi dinuro-duro niya ako, tapos minura-mura niya ako. Doon po nag-start yun. Tapos yun, sabi niya, hindi daw niya alam kung ano yung ibig sabihin ng bawsi. So sinabihan siya ng barangay, sir, violation against women and children po yan. Bawal po niyo pong duro-duroin, bawal niyo pong mura-murahin. Alam mo, sir, ang sagot niya sa akin, oh, talaga naman na, balaso ba siyang asawa ko na yan? Balaso ba siyan? Ginanon. Kasama po sa bawsi, bawal din ang hindi pagsuporta sa mga anak. Yun nga po, ngayon alam na po niya, sir. Tas noon nakarating kami sa piskalya, ang inano sa piskalya, nag-note siya na magbibigay siya ng 80% ng sahod niya. So nung nakaalis siya nung September 2018, nagbigay siya. Tapos ang ano lang doon, sir, nung pagdating ng February, sir, hindi siya nagsabi na pauwi na pala siya. So nag-expect yung mga bata na may pambayad pa ng tuition. So ngayon pagbukas nila sa ATM, walang pumasok. So depression yung mga bata, nalulungkot sila. Syempre ako bilang nanay, parang nadoble rin yung lungkot ko na paano ba yan magfa-final? Hindi nagpakita yung tatay niyo, walang pera. Saan tayo kukuha? Tapos nalaman ko, na-confirm ko kahapon sa agency na dumating na nga po siya ng February. Okay, pero sinunod niya po yung napag-usapan sa piskalya. Kaya lang, nung February lang siya naputol sa suporta. Tapos nagtago po siya, hindi na po siya nagpakita sa mga bata. Magkano po yung pinapadala niya suporta dati? Yun ang hindi ko exact na nakuha, sir, eh, kasi tatlong ATM kasi yun. Mayroon sa pambayad sa tuition, tapos ito alawan sa mga bata. Magkano po lahat sa palagay niyo? Wala pa po atang 50, sir, eh. Kulang 50,000 pinapadal niya a month. Opo. Ay, yung bunso po namin, sir, hindi niya binibigyan ng pera kasi nandoon daw po sa akin, ako daw po magpapakain. So yung si bunso sa akin po naka-rely. Pero ma'am, sorry, 50,000 pesos a month. Malaki po 'yon, 'di ba? Sir, ang tuition po ng dalawang anak ko, tas nabaon po sila sa utang kasi po, sir, nung umalis po siya nung September katapusan, October katapusan, wala pong pera ang dalawang bata. Wala pong pambayad, nabaon na po kami sa pambayad sa bahay, pambayad sa tubig. In fact po, pinutulan sila ng tubig at saka ilaw. Wala kayong trabaho, ma'am? Ako po, ngayon po, sir, ay connected po ako sa hotel sa Coron. Cost controller po ako doon, kaya lagi po ako nakabase po ako sa Coron. And then lumuwas lang po ako dito nung Monday kasi nga ito nga po yung problema namin, hindi namin makita yung tatay nila. So yun po yung sinadya ko dito. Sige, hanapin po natin siya and then pwede na natin umpisahan yung kasong bawsi, yung hindi pagsusuporta, and then kung meron pa ako ebidensya na talagang siya po ay nangangaliwa, pwede natin gamitin niya na para pailan din siya ng kasong concubinage. Yun nga po, sir, eh. Ayaw niya, sir, matapang po yun, sir, eh. Wala po yung kinatatakutan, sir, eh. Kung baga, sa ako pa nga dapat, supposedly, kung ako hindi lang malakas ang loob ko, sir, siguro nagtiklop na ako, eh, pero hindi. Kailangan kong ipaglaban yung mga anak ko. I have to ask you this. Kayo ho ba walang lalaki? Wala ho, sir. Okay. Kaya ko tinanong yan, kasi baka naman later on, sasabihin ni sir, pag humarap dito, meron din lalaki yan. So kasi pag gano'n na nangyari, may lalaki ka at may babae siya, quits lang. Hindi po. Tapos po, sir, nung nasa barangay kami, sinabihan po niya yung mga anak ko na nilaglag daw siya. Tapos quits na daw sila, kumbaga parang ayaw na niyang suportahan.
Anong nilaglag na? Kasi yung mga bata, in-interview ng barangay, tapos sabi ng barangay, si daddy po talaga yung may kasalanan kasi minura-mura niya si mama. Tapos sabi niya, nilaglag niyo ako, so quits na tayo. Yung parang ganun yung word. Napaka-immature niya, sir. Okay, talagang immature nga. Ang pwede niya sabihin quits, kung halimbawa meron kang lalaki, pero yung nilaglag siya ng anak, hindi po pwedeng tawagin quits yun. Okay? Oh, ano, kumusta ng pagtatago mo? Ilang buwan kang nawala? Anong ginawa mo sa mga anak mo, oh? Titigan mo si JJ. Hindi nakabayad ng tuition yan. Pinapalayas mo pa sila sa bahay sa apartment, sir. Chinat niya yung may-ari ng bahay, sir. Palayasin mo yung mga yan. Ora mismo, onti mano, ipabarangay mo. Pag hindi magbayad, palayasin mo. Totoo ba yun? Opo, pumunta po sa amin yun nung last week po. Hindi po totoo na yung sinasabi niya na ako, kinuha ng babae at sa hotel na tulog. Ang ate ko po nagtatrabaho sa PRC, doon po ako tumuloy sa kanya. Kung sino babae po. Paano mo paliwanag ang ebidensya ko? Ito, yung babaeng to, yan po hindi ko kabit. Yan po ay girlfriend ko lamang po. Tsaka hindi ko rin po kilala ang sinasabi niyang girlfriend ng Berto. Halos lahat po ng sahod ko, binibigay ko po lahat sa kanya. Wala po halos maiwan sa akin. Kaya pagdating ko rito, nagdadrive ako ng taxi. Antimano kinabukasan. Kasi wala akong makita kahit singkong naipon niya. Kaya pagdating ko, kahit sa Palawan, kinaumagahan, magta-tricycle na po. Kasi mayabang ka. Ikaw ang mayabang. Nag-blowout ka ikaw kung kanikanino. Hindi ako nag-blowout. Oy, nagpapahiram ka nang hindi ko alam. Nangungutang ka. Ebidensya, sir. Diyos ko, ang kotse mo, dala-dalawa, puro utang. Wala kang pakiautang nga. Oo, oh, diba? Kaya kong bayaran yung kinabayaran. So, hindi na kayo pwede magbalikan. Hindi na po, ayoko na, sir. So, ganito gagawin natin. So, since wala na talaga, para sa mga bata ng support na lang. Tama na yun, tapos na yun. Okay. Grabe ka, Day. Grabe okay. Ka rin. Grabe ka rin, Pangalin. Grabe ka. Tama. Mas grabe kayo, magkapatid. Oh, yung sintidora. Kaya lumalaki ulo niyan, sir. Kinukonsinti niya, sir. Kino, sir, yung pamilya namin. Niya, sir. Kaya mahal namin si Saldi. Kaya lumaki ulo niya, kasi, sir. Kasi wala siyang trabaho. Sino tutulong dito sa kapatid ko na ano? Sintidora. Lugaw nga, sir. Si Man, nakakukain siya ng lugaw. Nag-text po siya sa akin, sabi niya, Ati Pao, lugaw lang kinain namin. Nagpadala ka agad ko, 2,500. 80,000, sir, monthly. Saan niya dadalhin? Tapos may, pakita mo nga yung papel. May ano pa, sir, additional alote pa. Hindi lang 80,000. Mga magkano po? Nata 100. Ito sa sentidora yan. Huwag ka maniwala dyan sa sinungaling yan. Ito yung sa opisina. Yan, sir, pero sinungaling sa yan, sir. Sobrang sinungaling yan. Magkakapatid dyan sila sa pamilya yan sila ng mga sinungaling. Sir, ipalabas. Ikaw ang sinungaling. Ito anak ko, sir. Bastos. Testimony sila. Ito, oh, umuwi pa ng Palawan. Pinadala ko pa. Wala kaming pera, sir. 2,000. Pinadala kita, Jay. Huwag kang magsinungaling. Hindi po siya nagpapadala ng linggo-linggo sa... Anong hindi? Pumunta kayo sa church. Sinungaling ka, Jay. Doon niya kinuha yun sa pinagbintahan. Palang February pa lang po, monthly. Nabili ko na yun. Oo, yung bahay na ibenta ko ng March. Mga sinungaling. Ikaw ang sinungaling. Ikaw ang sinungaling, Day. Ikaw ang sinungaling. Sir, ganito po. Yung kapatid ko po, yung wala pong trabaho si Salvi kasi si Iman nga po siya. Lahat ng alahas niya na isan lab para mapakain lang sila. Sino kanyang alahas? Sa kapatid kong isa. Mga magkano'ng alahas po na isanla? Malaki po. Malaki po yun. Ano yung sinasahod ko, sir? Oh. Hindi po yan lahat negative. Napunta sa akin, sir. Ay, saan? Hindi po, sir. Hindi po yan lahat napunta sa akin. Okay, ito, sir. $2,477. Ayan po, sir. Dollars pa yan. Malaki to, ha? US dollars? Oo. Company yan. Company. Oo. 2015 din kami. Kahit pera mo rin yan. Pera mo rin yan. 2015 din namin yung nakuha. Yung Honda CRV ni Attorney Lynn Lindapol. Inuha niya. Hindi niya na binayaran. Sandali pa. 2,400, almost 2,500. Oo, yan, oh. Malaki po to. Sir, may binabayaran siya dyan na 33,000 na punta sa Honda CRV, sir. Meron din akong binayaran na 30,000 sa loan niya, sir, sa Asialink. Abot-abot ang loan niya, sir. Ba't ang dami mo lang, sir? Eh, dahil sa kanya, sir, walang ipon nga. Oo, walang ipon. Wala, sir, walang ipon. Lagi, sir, kayo iniwan. Ay, sa iyo, eh. Sa iyo lahat. Meron ko na yan siya. Sa iyo lahat ko. Nakuha mo. Ako nag-iwalay sa iyo. Mahiya ka sarili mo. Ikaw maghiwalay sa akin, anong dahilan mo? Ako ang nagsabi sa'yo, Saldi. Naku. Maghiwalay na tayo. Tapos sasabihin mo, 19 years ka, na nagtitiis sa akin, ako nagtitiis sa'yo dahil wala kang ipon. Nagtitiis sa'yo, excuse me. Mayabang ka.
Sir, pati pamilya mo kumakain sa pera ko. Gumuwi po ng Palawan yan, sir. Nag-sponsor po yan ng 10 case na beer. Nag-sponsor po yan ng isang litsura ngayon. Nag-sponsor po yan ng 2 siling pan. Ganun siya kayabang, sir. Sandali, mama, excuse me. Huwag mong duruturoy ng anak ko. Bakit? Pinakain ko siya. Wala kang karapatan. Pinakain ko siya. Pinakain ko siya. O ngayon. Ikaw nag-iri. Kahit na hindi ako nag-iri. Masama kayong dalawa sa impyerno, mga pastora. Mga pastora. Wag mo ako niya. Wag mo ang anuin yung magkapastora niyo. Ikaw, Jaya. Pagpalain kayo. Pagpalain ka ng demonyo. Umuwi na kayo mga demonyo. In Jesus' name. Demonyo. Ano mga sinungaling. Kala mo, pera lang pala ni Santi ang hapon mo. Sa Facebook? Inaano niya kami yan? Inaano niya kami sa Facebook? Andito mga picture? Grabe ka. Hindi ako na ano sa'yo. Kala mo? Isa ka rin sa nakikinabang sa pera ni Saldi. Wala akong napakinabangan. So, isa rin. Isa ka rin sa nakikinabang sa pera ni Saldi. Kaya kampi-kampi ka. Hayop ka. Wala akong pakinabang ka sa pera niyo. Kayo may pakinabang. Sabihan mo yung tatay mo. Kala mo? Yan. Natrabaho ko dahil sa inyo eh. Natrabaho ka dahil sa amin, tasalis-alis ka. Hoy, simula maliit pa lang. Maliit ka pa lang. Mayos ka rin. Papatulang kayo dito. Kung hindi ba ako alis, makakapag-aral ka? Kaya ako makapag-aral ng libre dahil. Lalabanan ka ng anak mo dahil bastos ang ugali mo. Bastos ang ugali mo. Kailangan ng ganyan tatay. Beres! Beres! Tingnan mo, sir. Tingnan mo, sir. Kahit huwag ka na magpakita sa amin. Ngayon pa lang, mayabang na kayo. Ikaw una pa lang nagmayabang. Hindi ako nagmayabang, kahit minsan. Okay, sige, cut na natin to. Baka mamaya lumalapa to. Sobra kasi sayabang eh. Kaya kalbo ka na. Ganito na lang po. Yung kusodiyan ng bata sa kanya, pumayag. Okay, wala akong problema sa akin. Pag hindi yan magbibigay ng pera, kakasuhan kita, tandaan mo. Oo, antayin ko. At saka fraud, ikaw isa ka pa rin. Naging kakaso mo. Fraud, naging kakaso ko sa inyo, magkakapatid. Dahil nag-uusap-usap kayo ng mga panluloko nyo sa akin. Wala kang panluloko sa iyo. Yung kulyon, yung bahay sa kulyon, binenta nyo, kayo na kinabang. Ako ng tulong sa inyo, sir, para sa C-130. Support. Yes, sir, at saka pera para panimula po namin doon. Ayaw na po namin. Pera, magkano po yung pera panimula? Kailangan po namin, sir, ng pang-ayos mga po. Mga magkano po? Mga 20 o 30 siguro, sir. One time? Okay. One time na po, sir, para makauwi na po. So, okay, 20,000 one time daw na hingi sa inyo. Anong wala reaction? Po, wala po akong maibibigay. Wala po. Ano pala siya eh. May trabaho ba kayo ngayon? Wala pa po. Wala pa ba lang niya, sir, ng February, sir? May pera po yan galing sa agency. Galing sa agency. Kinuha po niya yan, sir. Sampung ATM? Nasa kanya po, tatlo. Wala sa akin. Nandun sa mga bata, wala sa akin. Kasi siya may utos eh. Kaya, sir, wala pong pera, yung walang laman yung ATM. Asa mo nilagay yung pera nun? Hindi ko alam. Sila dyan, tanungin mo. May laman yun? Wala akong alam. Ma'am, 20,000 kailangan niya. Wala po kaming bibigay sa kanila. Wala na siya bibigay. Okay, ganito na, para matapos na to. Ako na magbigay ng 20,000. Tapos uwi na kayo, timing na, tapos na. Sige. Pero sir, ipapakulong ko muna siya, sir. Kasi kawawa naman. Papakulong mo? Papakingya mo ako ng suporta sa kanila? Tanga pa. Itong gamitin mo! So ganito na lang po, ma'am, last na. So yung 20,000, ako na ang sasagot. Okay? Para matapos na kasi wala siyang trabaho. Okay na. Ngayon, sir, pag may trabaho ka na, sir, magbibigay ka ng pera sa kanya. Sir, paano pag hindi tumupad dyan at nakaalis na, lumipad na? Ibabawsin natin. Hindi kasi, ma'am, tama siya. Ang suporta dapat sa mga bata, hindi na po sa inyo. Oo, hindi po ako interesado sa pera niya, sir. Para lang po sa mga bata. Last time po niya, yung dollar account po, wala pong laman, tinignan namin. Tapos hindi po siya nagsabi sa amin na nandito na siya. Tapos binlock po niya kami. Anong klaseng ama yan? Anong klaseng anak kayo? Iniwan ko kayo rito? Nag-aaral kayo? Ano kayo? Free tuition ninyo, di ba? Ako ba nakikita ninyo na pag naka-online, nasabi niyo, ay dad, kumusta ka na? Wala. Kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Wala. Ang ibigay ninyo ay... Nabusog ako sa hangin. Nabusog si ma'am sa hangin. Napatigay siya. Kaya nga eh. Puro hangin. Wala, tama okay. Na yun, sir. Basta okay, atis yan. Atis, nagkintay sa tawanan. O, di, sir, tapos basta, na. Basta, sir, pag hindi okay. Siya magbigay, sir, babay ako sa'yo. Bawsi. Pero ma'am, hindi na para sa inyo, para sa mga bata na lang. Okay na, ha?